Pagbigyan naman po sa kumarin po siya. So, dalawang taon na lamang po si Bruce bago ma-declare po siya sa bayo. Kasi pagdilito po po bilang siya parang kayo, parang nangarap po po na ulang pa rin. Wala pa rin po pagdilito sa Diyos. So, isa po hindi na po sa salamat po sa makapasok po ulit sa isang day niyo. At nakapaglipo po sa tao at lalo sa siya, hindi na pa sa salamat po sa binigay po para sa parang sa maraming salamat po sa inyo lahat. So, meron sa inyo na mga dati na minister sa Mori, hindi nyo meron sa inyo na ngayon lang. Meron sa inyo nabibilitan pala, pero nakita pa rin. So, paliwanag po na kung saan may tayong lahat yung pinahong ngayon ng Diyos na magkatikutin ng Diyo at maging bahagi ng Diyos. Tawagin natin ay the extraordinary minister of Holy so namin po rito, no? At least para po baka natin, sa tawag natin, extra ordinary. Si, sino yung ordinary? Sino extra? Wala extra. Kaya po yung extraordinary. Sino ordinary? Pare. Pare. So at least po, makita po natin, sabagat bahagi po ng lipunan na tulungan natin, no? Tulungan kong pare, ito po yung idea ng Second Vatican Council. So, before Second Vatican Council, ay walang pwede kumabak ng communion ng banal na hostia. Bagaman po ngayon, tinatawag natin ay mayroong tinatawag na communion by hand. Yun po ibinalik ng Second Vatican Council. Kasi yan po ay nakita ng simbahan ng mga unang panahon ay naging bahagi po yan ng abuses. Kaya yung mga councils, lalo-lalo na po yung mga councils bago po ng Second Vatican Council, tulad po ng Council of Trent, ipinagbawal yung paghawak ng communion. Kaya nung una, ay ang communion ay sa pamagitan lamang ng bibig. So, kaya po ang tao for example, yung reason sa Holy Communion, ay matulungan ninyo yung pare bilang maging tagapagdala ng sa mga may sakit, sa loob ng pagdirito ng misa, kasi makita po natin na kapag wala po yung mga dayunis sa Holy Communion, kapag po masasabi natin, kapag po nagkaroon ng dirito ng misa, malaki po yung kakainin sa oras simple lamang sa pagpapakumunyon. So kaya po, dinais ang simbahan na maging bahagi po ito ng ministry na kung saan ay pwedeng ibahagi sa mga kutawagin natin ay non-ordained. Ang kutawagin po natin ay mga laiko. So, pero ito po ay lamang ay pagpapaliwanag ng extraordinary ministers sa Holy kasi pakikipahagi sa tungkulin na ibinigay ng Diyos sa mga pari. So, isang biyaya po na kung saan ay in-extend, sabi mo nga kahapon, sa pagdiriwang ng banal na misa, kanina pala, kasi po kanina yung Ebanghelyo ay ang panyaya ng umay kapal na marami ang sabi nga ngayon, marami sumusunod kay Jesus. Wala mo namang silang panahon para sila kumain. Kaya nakita ni Jesus ang maraming tao at sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na bagaman kinakailangan natin magpahinga, nahawa sa puso dami ng tao sa alagad para silang mga tupa na wala pasto. So either kayo ay
nagdanais ang pumasok po yung magpapari o tulungan ninyo ang mga tungkulin na ginagawa ng mga pari. Isa na po ito yung maging extraordinary ministers of holy communion. Hindi na ako masyadong binabanggit yan, ano? Kailan, pinapaliwanag ko po sa inyo para at least maging paliwanag po sa atin. No? Ngayon, yung topic na ibinigay ko sa akin ay kasi ang trabaho nyo ay tungkol sa bagay na kabanalan. Holy. Pero ano ba yung holiness? Isang pagtawag na pinipili ng puro kapal. Bahagi na kung saan ay kuntusin po ito yung panawagan para po sa lahat ng mga bunyagan. Panawagan ito ng Diyos para sa lahat sa atin. Pero pag sinabi natin holiness, ay kumbaga ang kahulugan ang nais na ipahiwatig ito, no? Sabagay sa aking pagdarasal ng credo, yung pananampalataya, sinasabi natin doon sa kahuling bahagi ito, sumasampalataya ako, no? Sa banal na simbahang Catholic Church. I believe in the Holy Catholic Church. Kaya makikita natin, yung bumubuo ng simbahan, ay mga makasalanan. Tayo ulang may mga makasalanan. May mga paring makasalanan. May ubiso ng makasalanan. Sabi pa nga ako ni Papa Francisco na sabi niya may mga papang makasalanan. Included. Ini-include niya pa rin yung kanyang sarili. So, paano ito yung maging, kung tawagin natin ay banal. Kapag masabi natin na ito yung simbahang Katolika na isang simbahang banal. Isa ko sa mga tatak ng ating pananampalataya, sabi na natin, one, holy, Catholic, naibinig ba ako? Hindi ko nakagawa eh. One, holy, Catholic, and Apostolic Church. So, holiness, sa banal. Ano ba yung kaulugan ng salitang banal? So samantalang nakikita natin yung mga tayo ay mga makasalanan. So isang pagtingin ko na kung saan ay makita natin na kaya po ang simbahan ito ay banal is not because of us. The church is holy not because of men and women nakabahagi nito. Kaya kung tayo ay banal, ay gawa ng Espiritu Santo. Gawa po ng Espiritu Santo. Gawa ng Diyos. Yung gawa ng grasya ng Diyos. Siya yung grasya nagpapabanal. Sanctifying grace. So kaya kung tayo naging banal, ay hindi sapagkat tayo ay palaging nasa simbahan. Hindi sapagat gawa ng tayo ay palaging nakaloon. Pero higit sa lahat tayo naging panagawa na ginagawa tayong banal ng aming Diyos. So, isang kamaralan na kung saan ay pinapabagan ng bawat isa sa akin na makatugon na ano, yung kamaralan na kaagipan po nito ay isang kamaralan na makita natin na ito yung simbahan na yumayakap sa mga banal at mga makasalanan. Kaya po sinabi na one holy Catholic and Apostolic Church, yung holiness na ito ay isang bahagi yung nakunsa ay makita po natin kasi tayo ay mga banal. Ano sino ba talaga yung mga banal? Hindi yung mga nasa kasalangit na. So, then yung simbahan ay binubuo ng dalawa. Saint and sinners. So, dahil na namin yung mga banal, hindi yung mga nasa langit na, no? Bagamat po sa banal na kasulatan, yung mga unang Kristiyano,
ang tawag sa mga unang Kristiyano ay saints. Pero yung talagang itinuturing namin ng mga banal, na wala nang masabi namin sa Diyon, yun, sa langit, yung sabi niya, he includes himself as a sinner. Sabagat, anytime, anywhere, ay pwede pang maging isang makasalanan habang narito pa tayo sa daigdig ng Diyos. Kaya nga, bahagi mo na kung saan ay matugunan natin kung paanyaya na tayo ay always sa proseso na magiging bahagi ng aming kabanahan. Pero yung kapag sinabi natin same, ay hindi talaga mga ang mga Nagaling Maria, ang mga Santo, ang mga Santa, St. Martin de Porres, yung mga nasa langit, yun ang itinuturin natin mga banal. Pero tayo ay nagnanais na maging banal. Pero tayo ay hindi pa mga banal. Pero yung simbahan na ito, na itinatag ng ating Panginoon Jesus Cristo, ay ang isang simbahan na binubuo ng mga banal at ng mga makasalanan. And, nawa ko, maging bahagi ko sa ating pagkilos na kapag kayo ay naging lay minister sa Holy Communion, hindi ko automatic na kapag naging lay minister sa Holy Communion na kayo, ano, ay may makikita na kayong halo sa inyong ulo. No? Yan nasabi nga ko yung Father PJ, no? May nakita na siyang lay minister, no? Na inahagi yung kalingarin ko sa ating na. So, pero ganun po, ano? Isang simbahan na nangangalaga sa mga banal at mga makasalanan. Yung banal, yung mga nasa langit at yung mga makasalanan, yung narito pa sa daigdig. Pero ito po yung simbahan natin, ito po yung uri ng simbahan. No? Ang simbahan para sa mga makasalanan. Kasi, ano nga sabi, yung mga may sakit na nakailangan ng mga doktor para sila ay magkaroon ng kagalingan. At ayon po, no? Ay makita po natin, no? Makita po natin na sa ating paglilingkod, ay ito yung ating ninanais na higit ng mga kapagtan, yung kabanalan, na dulot ng ating Panginoon. Sino magbibigay sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. At yung lay ministers, ano ngayon ang may dalagdag ng Panginoon lay ministers sa Holy Communion? Nung may dalagdag ng Panginoon lay ministers sa Holy Communion, ay nakikita rin mo na, sa pamagitan ng Panginoon lay ministers sa Holy Communion, nakikita ninyo na dito ninyo lalo maipaparamdam ang kabanalan. Dito mo maipapakita yung pagiging banal. Hindi yung baka mamaya naging lay ministers sa Holy Communion ka, naalala ko tuloy yung isang parokya na ang tawag nila sa kanilang mga lay ministers sa Holy Communion, naging bahagi ng kanilang istorya, ang naging katawagan na yun, lay master. Hindi na lay minister sa Holy Communion. Ano? Kasi, bakit? Naging mukha silang master. Naging kontrabida sila, no? Sa kanilang parokya. So, yun po na ba? Ano? Maraming gaan ang kabanalan. Pwede kayong maging banal kahit na po kayo ay membro ng LCM. No? Yung wala nga po nang sinabi kanina, no? Mga membro ng Legion of Mary, may ibang iba't ibang organisasyon. Yung isa rito ay yung mga grupo ni Brother Mo Sanchez. Ano saan mo si Brother Mo? Taga Paranaque. So, isang bahagi yun na kung saan yung makita po natin na kung saan ay matugunan natin. No? Sabagat ito yung ilang mga maraming mga paparaan para makamit yung kabanalan, no? Hindi na mulugan na ito lang, no? Pero dahil nakikita nyo na, dito, ito yung pamaraan ng pwede, tinatawag ako ng Diyos na lalong maging banal. Bilang may asawa, bilang binata o dalaga, bilang may mga anak,
bilang isang madre, isang pari. So, kayo, maging paliwanag ko na kung saan ay narito kayo, ay naisin nyo na kayong palawakin nyo ang buhay kabanalan bilang mga lay ministers of Holy Communion. So, hindi nang lugar na yung mga banal, ito lamang mga lay ministers of Holy Communion. But this is one of the ways na kung saan nakikita ninyo na dito ako tinatawag ng Diyos na maging lay ministers of Holy Communion. Na maging banal bilang lay ministers of Holy Communion. So, yan po yung makikita po natin. Ito yung simbahan na ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay nangalaga sa mga banal at mga makasalanan. Ang simbahan na nagnanais na gabayan na makita natin yung pamamaraan na nais natin maipahayag yung ating kabanan. Nais natin makatugon sa panawagan ng buong kapan. Pero sabi mo natin, what make us holy ay ang holy. Pero patuloy naman po na lahat ng grasya ng Diyos, ang grasya ng Diyos kasi ay dalawang pagkilos. Pagkilos ng Espiritu Santo at ang pagtugon ng tao. There is always a response na inihingi niyo sa kayo. Gusto ng Diyos na kayo ay maging banal. Pero kung ayaw niyo naman tumugon sa pagkakalan ng Diyos, walang magagawa ang Diyos. And you believe na kayo, lalo kayong maging banal, sa pamagitan ng pagiging lay minister sa Holy Communion. Ngayon, yung kabanalan ay makikita po natin na matutugunan natin ito higit sa lahat, no? Bilang tugon ng tao sa paanyaya ng magbibigas ng Diyos ay higit natin mapagtutibay higit sa lahat sa pagtanggap natin ng mga sakramento.